Humingala ako para mapagmasdan ang kabuuan ng bahay na nasa harapan ko. Sa tingin ko, walang tao sa loob. Di ko mapigilan ang mapangiti. Parang nakaramdam ako ng sobrang saya nang dumating ako dito. May something na hindi ko maintindihan. Di na ako nag-atubili pang pumasok sa loob. Hindi nakalak ang pinto kahit ang gate, kaya madali akong nakapasok. Napakatahimik ng buong bahay. Walang ikalawang palapag ang bahay na to. Nakapagtataka lang na malinis, gayong wala naman atang nakatira dito. Nilibot ko ang buong bahay hanggang sa makarating ako sa sala. Napako ang tingin ko sa mga litrato na nasa ibabaw ng piano. Biglang nanginig ang mga kamay ko kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Kinuha ko ang isang litrato. Hinaplos ko ang hawak na picture frame. Naguulap ang paningin ko. Nakikita ko ang saya sa mukha ni Zachary kasama ang babaeng kamukha ko. Masaya ang dalawa at sa tingin ko ay bagong kasal lang. Nakasuot ng simpleng wedding dress ang babae habang nakapulupot ang isang kamay ni Zachary sa babae. Ibinalik ko na ang litrato sa pinaglalagyan nito. Sunod ko namang kinuha ang katabing litrato. Magkadikit ang noong ng dalawa, parehong nakangiti. May pumatak na luha sa litratong hawak ko. Sino ang babaeng to? Bakit kamukha ko siya? Naputol ang pag-iisip ko nang marinig ang boses ng babae. Pinahid ko muna ang luha sa pisngi ko at hinarap si Jane. Mabuti naman at nandito ka na, sabi niya. I let out a deep sigh. Bakit mo ako pinapunta dito? Tanong ko. Naupo muna siya sa sofa at malamig akong tiningnan. Gusto kong malaman mo ang dahilan kung bakit ka ginamit ni Zachary. Ngumisi siya. Di ako ginamit ni Zachary. Mahal niya ako at alam kong mahal niya pa rin ako. Matigas kong pahayag. Naiiling na natawa si Jane. Kinunutan ko siya ng noo. Tinuro niya ang nasa likuran ko. Di ka ba nagtataka kung bakit magkamukha kayo ng babae na kasama dyan ni Zachary? Tanong niya. Di ako sumagot. Nanatiling tikom ang bibig ko. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Chloe, yung babae niyan ang first wife ni Zachary. Namatay siya sa accident. Siguro na makita ka ni Zachary, inakala niyang ikaw si Princess. Kaya niya sinasabi sa iyo na mahal ka niya dahil kamukha mo ang babaeng mahal niya. Ilan sa mga kaibigan ni Zachary, kahit siya, tinawag nila akong Princess. Yung Princess pala, asawa ni Zachary. Kaya pala ganun sila makareact nang makita nila ako. Tumango si Jane. Naglandas ang luha sa mata ko. Naikuyom ko ang kamao. Nanginginig ako sa galit na nararamdaman ko. Sa nagdaang buwan na kasama ko siya, puro lang pala yun kasinungalingan. Kalimutan mo na ang asawa ko, Chloe. Di kanya mahal. Ginagamit ka lang niya dahil kay Princess. Tumayo siya at nag-inat. Mauuna na ako. Umalis na siya sa harap ko. Tumalikod ako at tiningnan isa-isa ang mga litrato. Si Princess ay asawa ni Zachary. Niloko niya ako. Di ko akalain na magagawa niya to sa akin. Naupo ako sa lapag at umiiyak. Gusto kong ilabas ang sakit na nararamdaman ko. Bakit kailangan mangyari sa akin to? Chloe, napaangat ako ng tingin. Nanlalaki ang matang nakatingin sa akin si Zachary. Dali-dali akong tumayo at sinampal siya. Niloko mo ako, Zachary. Sabi mo mahal mo ako. Yung pala minahal mo ako sa katauhan ng ibang babae. Galit na sabi ko. Chloe, let me explain. Akmang hahawakan niya ako nang pigilan ko siya. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Saad ko bago siya iwan. Umalis na ako sa lugar na yon at tinungo ang kotse ko. Pinandar ko na ang makina at mabilis na nag-drive. Tumutulo ng masagana ang luha sa mga mata ko. Nakarating ako ng ligtas sa bahay namin. Umakyat ako sa taas at pinuntahan ang kwarto ko. Inilak ko ang pinto nang makapasok ako. Nahiga ako sa kama at hinayaan na umiyak. Biglang nanariwa sa isip ko ang masasayang sandali na kasama ko si Zachary. Napahawak ako sa ulo ko nang makaramdam ako ng pagkirot. Please, not now. Patuloy pa din sa pagsakit ang ulo ko hanggang sa napapasigaw na ako sa sakit. Pinilit kong tumayo at hinanap sa drawer ang gamot ko. Kinalkal ko ang loob ng drawer pero wala akong nakita. Ang alam ko nandito lang ang gamot ko. Di ko namalayan na nilamon na ako ng dilim. Chloe, buti naman at nagising ka na. Nag-alala ako sa iyo. Hindi ako sumagot.
Kunot ang noo niya. Umangat ang isang kamay niya at akmang hahawakan ako sa noo nang hawiin ko yon. Chloe, anong problema? Tanong niya. Hindi ako si Chloe. Ako si Princess. Bumuka ang labi niya. Nang ma-realize niya ang sinabi ko, napatakip ito sa bibig. Nakita ko pa ang paglandas ng luha sa mata nito. Bumalik na ang alaala mo. Paninigurado niya. Malamig ko siyang tinignan. Oo, kaya hindi niyo na ako maluloko pa. Ang tagal niyong tinago sa akin ng totoo. Inakala na hindi babalik pa ang alaala ko kahit anong gawin ko. Yung pala dahil sa nakakainis na gamot na pinapainom niyo sa akin, kaya hindi maibalik ang alaala ko. Ang sama niyo. Bakit niyo ginawa sa akin to? Sigaw ko kay Ate Joanna. All these years, puro kasi nungalingan ang lahat. Pinaniwala nila ako na parte ako ng pamilyang ito. Alam nila ang tungkol sa buhay ko. At lalo na bilang asawa ni Zachary. Pero nagawa nilang itago yun sa akin. May rason. May rason kami. Para magsinungaling sa'yo, Chloe. Maniwala ka. Ginawa lang namin to para sa'yo. Sinamaan ko siya ng tingin. Kahit ano pong rason na yan, buhay ko to. Katawan ko to. Kaya ako dapat ang magdesisyon kung ano ang gusto kong gawin. Asawa ko si Zachary. Bakit hindi niyo sinabi sa kanya na buhay ako? Mahina nakit na sad ko. Dahil galit kami sa kanya. Niloko kanya, Chloe. Napamaang ako. Di ko alam ang dapat na gawin. Ang dami kong gustong sabihin pero di ko alam kung paano sisimulan. Naiinis ako sa sarili ko kung bakit hindi ko inalam ang naging buhay ko noon. Karapatan niyang malaman ang nangyari sa akin. Matagal na panahon niyo itong itinago sa amin. Inilayo niyo ako sa asawa ko. Biglang naging matalim ang tingin nito sa akin. Di ako papayag, Chloe. Nalokohin ka ulit ni Zachary. Si Zachary. Ang batang naging bunga ng panluloko sa'yo ni Zach. Mag-isip ka, Chloe. Hindi kayo pwedeng magkabalikan. Sabi niya. Nangilid ang luha sa mga mata ko. Mahal ko siya. Kukunin ko ang dapat na sakit. Naglakad ako hanggang sa malagpasan ko siya. Nahinto lang nang dumating ang tinuturing kong magulang. Chloe, saan ka pupunta? Tanong ni Mami na nakangiti. Anak, may problema ba? Si Dad naman na nagtanong. Di ako sumagot. Di pa din ako makapaniwala na niloko ako ng mga tao sa paligid ko. Hinayaan kong bumuhos ang luha sa mata ko. Lumapit sa akin si Mami at niyakap ako. Ang impit na iyak ay naging hagulhol. Hinagod ni Mami ang likod ko. Ano bang problema, Chloe? Nag-aalala ang tanong niya. Tinulak ko siya dahilan para mapalayo siya sa akin. Lumapit si Ate Joanna sa kanila. Masama ang tingin sa akin ni Ate pero wala akong pakialam. Paano niyo nagawang itago sa akin ng totoo? Bakit yung pilit na kinukontra ang pagbalik ng alaala ko? Tanong ko sa kanila. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Mami na naguguluhan. Huwag niyo nang ipagkaila pa dahil alam ko na ang lahat. Bahagyang inilayo ni Mami ang sarili niya kay Ate Joanna. Lumapit siya sa akin pero umabante ako. Hayaan mong ipaliwanag namin sa iyo ang lahat, Chloe. Kung bakit namin nagawa to sa iyo. Ayaw lang namin na masaktan ka. Umiling ako. May isip ako. At alam ko ang ginagawa ko. Minangunahan niyo ako sa buhay ko. Kung sana sinabi niyo kay Zachary na buhay ako, sana kasama ko pa siya ngayon. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Chloe? Payag ka makasama ang anak ni Zachary kay Jane? Tatanggapin mo na lang ang lahat ng sakit na pinaranas sa'yo ng asawa mo? Nagbaba ako ng tingin. Di ako makasagot sa mga tanong nila. Sobrang sakit na pinamukha nila sa akin na may anak sa ibang babae ang asawa ko. Nanariwa sa isip ko ang lahat ng dinanas ko kay Zachary. Yung huling araw na nakasama ko siya. Babalik na ako sa asawa ko. Yun na lang ang tanging nasabi ko. Kailangan ko makausap si Zachary. Ipapaalam ko sa kanya na buhay ako. Patay ka na. Para sa kanila, Princess. Napaangat ako ng tingin. Naguguluhan ako. Paano namatay ako e buhay na buhay nga ako? May dapat ba ako malaman? Tanong ko sa kanila. Di sumasagot ang kinilala ko magulang. Pinalabas kong patay ka na. Nang sabihin niyo ni Ate Joanna, di ko na napigilan pag sarili ko. Lumapit ako sa kinaroroonan niya at sinampal siya. Kasalanan yung lahat ng to.
Napaupo ako sa lapag at tinakpan ang mukha ko at humagulhol. Patawarin mo kami, Chloe. Dinig kong saan ni Mami. Tinulak ko siya dahilan para mapaupo din ito sa lapag. Tinulungan siyang itayo ni Ate Joanna. Nakatanggap ako ng sampal kay Ate. Wala kang karapatan na saktan si Mami. Nang gagalaiting sabi niya. Di ko kayo pamilya. May ding sagot ko. Kapatid kita, Chloe. Sagot pabalik ni Ate Joanna. Peke akong natawa at sumeryoso din. Sa pagkakaalala ko, wala akong magulang o pamilya. Blanko ang ekspresyon ni Ate Joanna. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Maniwala ka man sa hindi, magkapatid tayo at sila ang magulang natin. Mahinahong pahayag niya. Napako ang tingin ko kay Mama at Dad. Umiiyak sa tabi si Mami habang yakap ni Daddy. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata ni Dad. Ngayon ko lang sila nakitang ganito. Parang may tumurok na kutsilyo sa puso ko habang nakatingin sa kanila. Paano nangyaring pamilya ko kayo? Lumaki ako sa bahay ampunan. Wala akong kinilalang magulang habang lumalaki ako. Naguguluhang tanong ko. Nagpakawala ng buntong hininga si Ate Joanna. Nakita ko pa ang paglandas ng luha sa mga mata niya. Nawala ka sa amin nang maglimang taon ka. Matagal ka na naming hinahanap, Chloe. Di namin alam na buhay ka dahil may inilibing din kami na nagsasabing ikaw yon. Hanggang sa ako ang makasagasa sa iyo, nalaman ko na ikaw nawawala kong kapatid. Naiiyak na sabi niya. Nakikinig lang ako sa kwento niya. Laking pasalamat namin dahil bumalik ka sa pamilya natin. Di ko na nagawa pang itulak si Ate Joanna nang yakapin niya ako. Hindi ma-absorb ng isip ko ang lahat ng nalaman ko. Yumakap ako pabalik kay Ate Joanna at hinayaan ang sariling ilabas ang luha sa mga mata ko. Mahal na mahal ka namin, Chloe. Lahat gagawin ko para sa'yo dahil mahal kita. Sana maintindihan mo na ginawa lang namin na itago sa'yo ang lahat dahil ayoko makita kang nasasaktan. Mas lalo kong hinigpitan ang yakap ko kay Ate. Niyakap na din ang mga magulang namin. Hininto ko sa gilid ng kalsadang sasakyan ko. Binuksan ko ng konti ang bintana. Kitang-kita ko mula dito ang pagyakap ni Jean kay Zachary. Hinahayaan lang siya ng lalaki. Kumuyom ang palad ko. Ako dapat ang kayakap ni Zachary. Ako dapat ang kasama niya at higit sa lahat. Ako lang ang dapat na asawa niya. Hindi ko malaman kung anong iniisip ni Zachary sa sandaling to. Walang ekspresyon ang mukha nito. Inilayo niya sa kanya si Jane dahilan para malungkot ang babae. Napangisi ako na makitang lumabas ng gate ni Zachary. Sumakay siya sa kotse niya at pinaandar na paalis. Nagmamadaling binuhay ko ang makina ng sasakyan ko para sundan siya. I need to talk to him sa lalong madaling panahon. Nagtaka ako nang huminto ang kotse niya sa flower shop. Hindi na ako lumabas pa ng kotse ko para sundan siya. Ilang sandali lang, lumabas na siya ng shop. May hawak si Zach na bouquet. Inamoy ang hawak na flowers at ngumiti. Pumasok na siya sa loob ng sasakyan niya at muling umalis. Sinusundan ko lang siya sa kung saan man niya balak pumunta. Naguluhan ako nang pumunta siya sa cemetery. Ang alam ko, wala siyang kamag-anak na namatay na nakalibing dito. Pinark niya ang sasakyan at ganun din ako. Lumabas siya ng car niya at habang hawak ang dalang bouquet. Hindi na muna ako lumabas ng sasakyan at baka makita niya agad ako. Nang mawala siya sa paningin ko, dun lang ako nagdesisyon na sundan siya. Nakita ko agad si Zachary. Nakaharap siya sa puntod at hinaplos ang lapida. Nanunubik ang mga mata ko. Dahan-dahan ang ginawa kong paglakad. Hindi niya napansin ang paglapit ko. Princess, dinig kong sambit niya sa pangalan ko. Doon ko lang naaalala ang sinabi sa akin ni Ate Joanna. Kaya ba siya nagpunta dito para makita ang puntod na inakala niyang ako? Umangat ang tingin sa akin ni Zachary. Nagulat ako nang tumayo siya. Maglalakad na sana ako palayo nang hawakan niya ang kamay ko. Chloe, ano ginagawa mo dito? Tanong niya. Tinanggal ko ang kamay niya at hinarap siya. Sinundan kita. Sino palang pinuntahan mo dito? Tumingin siya saglit sa lapida at mapait ng umiti. Nandito ako para makausap ang asawa ko. Lumapit ako sa lapida at laking gulat ko nang makita ang pangalan ko sa puntod na yun. Totoo nga ang sinasabi ni Ate Joanna. Naupo ako at hinaplos ang pangalan sa lapida.
Nangingilid ang luha sa mga mata ko. Tumingin ako sa gawin ni Zachary na nakaupo na din sa damuhan. Patawarin mo sana ako, Chloe, kung nasaktan kita. Alam kong hindi na mababago pa ng sorry ko na gawa ko sa'yo. Kinakailangan ko lang putulin ang connection ko sa'yo dahil kay Zachary. Panimula niya. Zachary, alam mo kung gaano kita kamahal, di ba? Nakikiusap ako sa'yo. Ako naman ang piliin mo. Umiling ito sa pakiusap ko. Huwag mo nang gawing komplikado pa ang lahat, Chloe. Marami pang ibang lalaki dyan na mas deserving sa pagmamahal mo. Siguro nga karma ko to dahil nasaktan ko ang asawa kong si Princess. Di ko na napigilan pa ang pag-alpas ng luha sa mga mata ko. Pwede mo bang ikwento sa akin kung paano siya nawala? Tanong ko. Nagbaba ito ng tingin. Nakikita ko ang pangingilid ng luha niya. Pinipigilan niya marahil ang luhang gustong kumawala. Mahal ko si Princess. Nang makita kita, biglang sumigla ang buhay ko. Magmula nang malaman ko ang pagkawala niya, para na din akong namatay. Di ko matanggap na wala na siya. Chloe, tawarin mo ako. Dahil ginamit kita para mapunan ko ang pangungulila ko sa asawa ko. Huminga siya ng malalim at muling nagsalita. Dahil sa akin, kaya siya namatay. Pumunta siya sa bahay ng parents ko para makita ko. Matagal na din kami hindi nagkakasama dahil may kinakailangan akong gawin sa US para sa business ng family ko. Napakabuting asawa ni Princess, kaya inintindi niya ang sitwasyon namin. Umalis ako para sa kanya. Di ko alam na simula pala yun ang paghihirap namin. Hindi ko inaalis ang tingin sa kanya. Sunod-sunod ang pagpatak nito ng luha. Parang dinudurog ang puso ko habang nakikita siyang ganito. Di ko gusto ang lahat, Chloe. Lasing ako tapos kinaumagahan. Nakita ko na lang ang sarili ko nakatabi ko na sa kama sa Jean. Wala akong maalala na may nangyari sa amin. Kahit na nga ang pagdating niya sa bahay na tinutuluyan ko. Nagalit ako sa kanya at mas lalong galit ako sa sarili ko dahil nagkasala ako kay Princess. Bumalik ako sa Pinas para makasama ng asawa ko. Pero ibang nangyari. Ilang buwan pang tinagal ko sa US bago ako nakauwi. Dumaan muna ako sa bahay ng magulang ko para pag-usapan namin ang kasunduan namin ni Mami. Anong kasunduan? Naguguluhang tanong ko. Kasunduan na tatanggapin na nila ang asawa ko para sa akin. Gusto kong mapalapit na ang loob nila kay Princess. Yun lang naman ang tanging gusto ko. Nang araw din na yun, nandun sa bahay si Jane. Kasama ang mga magulang niya. Nalaman ko na buntis si Jane. Di ko matanggap ang lahat, Chloe. Nasaktan ko si Jane. Dahilan para duguin siya. Muntik ng makuna ng babae niya. Hindi na ako nakauwi sa bahay namin mag-asawa dahil sa kanya. Inalagaan ko siya ng ilang araw hanggang sa ma-discharge siya. Hinawakan niya ang kamay ko at marahang pinisil. May gaganapin na birthday party para sa lola ko, pero di ko alam na ang party na yun na inihanda ay para pala sa amin ni Jane. Engagement party. Nung una tumutol ako pero wala na akong nagawa, kundi hayaan na lang sila. Total wala din kwenta pa yung dahil kasal ako sa babaeng mahal ko. Tumigil siya sandali. Di tumitigil sa pagluha ang mga mata. Gusto ko sanang ipahid. Dahil nahihirapan ako makita siyang ganito. Nasaktan ko si Princess. Ang daming nangyari sa araw na yun. Chloe, di ko akalain na pupunta sa mansyon si Princess. At yun ang magiging dahilan para tuluyan siyang mawala sa buhay ko. Sobrang sakit na ang tagal bago ko malaman na patay na pala ang asawa ko. Hinintay ko siya sa bahay namin pero di siya bumalik. Tumingin siya sa direksyon sa mga mata ko. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Princess. Sa huling pagkakataon, hindi ko nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ang hina ko eh. Naging sunod-sunuran ako sa pamilya ko. Lagi kong sinisisi ang sarili ko kung bakit nawala siya sa akin. Niyakap ko ng mahigpit si Zachary. Hindi ko na napigilan pang mapahagulhol. Nasasaktan ako habang nakikinig sa kwento niya.
Gusto kong sabihin sa kanya na buhay ako. Gusto ko na siyang makasama pero alam kong hindi pa sa ngayon. Kailangan kong ihilom ang nagawa niyang sugat sa puso ko. Masakit sa parte ko dahil niloko niya ako. Kahit na sabihin niya pang hindi niya ginusto ang nangyari. Still, nasa sa kanya pa din yun dahil nakinig siya sa magulang niya. Kailangan kong pagbayarin ng mga taong gustong paghiwalayin kami ni Zachary. Sisimulan ko ng singilin ang mga taong naging dahilan ng paghihirap namin. Magpabayad ka sa ginawa mo sa amin, Jean. Sisiguraduhin ko na mawawala sa iyo ang lahat ng meron ka. Kukunin ko ang dapat na sakin at wala akong ititira. Makita lang kitang magdurusa, mapapanatag na ang kalooban ko. Kumalas na ako sa pagkakayakap ko kay Zachary. Agad kong sinunggaban ang halik, ang labi niya. Habol ang hininga na pinutol ko ang halik. Matamis ko siyang nginitian. Mahal na mahal kita, Zachary. Kailan kaya ipagtatapat ni Chloe na siya si Princess? Ano kaya ang gagawin nila at magiging reaksyon ni Zachary? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.